Boom! Ang isa na yata sa pinakadelikadong bagay sa buong universe, lalo pa't ang mga black hole na ito ay kayang lumamon ng kahit anong bagay na mapalapit rito. Kahit anong liwanag ay walang takas sa lakas at pagsik ng gravitational force nito, kundi kaya rin itong lamunin ang isang buong solar system at maging ang isang supermassive star sa buong kalawakan ay kaya nitong durugin at burahin ng isang black hole. Kaya naman hindi maitatanggi na isa ito sa pinakamaituturing na halimaw sa ating kalawakan. Ngunit papaano nga ba nabuo ang isang black hole at gaano nga ba ito kalaki? At bakit nga ba ito kinakatakutan ng marami? Ang ideya patungkol sa black hole ay unang lumabas noong 1783. Ngunit ang salitang black hole ay hindi pa ito nag-i-exist. Sa katunayan ay iisang tao lamang ang nakadiskubre patungkol sa isang bagay na sobra-sobra ang lakas ng gravitational force nito, ang isang volume ng espasyo na kung saan napakalakas ng gravity na walang sino man ang makakatakas kahit pa ang isang liwanag. Ang kahangahangang ideyang ito ay inihayag noong 1783 ni John Michael sa bansang Ingles. Ang mga black hole ay maaaring malaki o maliit. Iniisip pa nga ng ibang siyentipiko na ang pinakamaliit na black hole ay kasing laki lamang ito ng isang atom. Ngunit kahit ganito man kaliit, ay alam nyo ba na tumitimbang naman ito ng halos kasing timbang ng isang malaking bukid. At kahit kasing laki lamang ng isang barya, ay kaya nitong wasakin ang isang buong planeta at patayin ang kahit anuman na nasa loob nito. Ang isang uri ng black hole ay ang tinatawag na stellar. Ang isa sa tipikal na stellar class ng black hole ay may bigat ng halos triple o 10 beses sa bigat ng ating araw. Ngunit ang kakayahan nitong sumira sa lahat ng kanyang mga dinadaanan ay malubhang napakadelikado pa rin para sa lahat. Ngunit sa papaanong paraan nga ba nabuo ang isang black hole? Sinasabing nabuo ang isang black hole kapag ang isang supermassive star ay nag-collapse at bumagsak ay nagdudulot ito ng tinatawag na supernova o ang pagsabog ng isang bituin. Ngunit hindi ibig sabihin na kapag ang isang bituin ay nakakaranas ng isang malaking pagsabog ay magiging black hole na kagad ito. Dahil kapag ang isang bituin ay nakakaranas ng matinding pressure at gravitational force sa gitna, ito ay magdudulot ng isang panibagong bituin o ang tinatawag na neutron star. Ngunit kapag ito naman ay sumabog ng napakalakas, malakas din ang pressure nito na nagtutulak paloob at hindi talaga ito kakayani ng isang neutron star, kaya naman ito ang nagiging sanhi o dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng isang black hole sa ating kalawakan. Merong apat na bahagi ang isang black hole. Una ay ang tinatawag na event horizon. Ito yung mga bagay na nakikita natin sa ibabaw ng black hole na kung saan kahit anong bagay na napadpad dito ay walang pag-asang makakatakas pa. Kahit pa nga ang isang liwanag ay wala ng tsansa. Sa sobrang tindi ng gravitational force rito ay kaya na nitong durugin ang kahit anumang bagay na bumabangga rito. Pangalawa naman ay ang tinatawag na gravitational space-time na kung saan ito ang natatanging daanan ng lahat ng bagay at dito mismo sa bahaging ito ay tila ba nakakaranas ng isang matinding pag-compress at ito ay lumiliit hanggang sa hindi ko na maipaluwanag ang lahat. Kahit pa nga ang mga siyentipiko ay wala rin namang solidong sagot patungkol rito na hindi na nila alam kung paano pa i-explain sa puntong ito. At ang pangatlo naman ay ang dulo nito na tinatawag na singularity na kung saan ito na ang pinakasentro ng isang black hole. Pinaniniwalaan ng maraming scientists na dito nagkakaroon ng pinakamalakas na puwersa ng gravity sa buong kalawakan. Ang pang-apat naman ay ang tinatawag na acceleration disk. Isa itong bagay na kamukha ng isang DVD. Alam nyo yon? Na parang bilog na siyang umiikot. Dahil ang mga umiikot na mga bagay rito ay nagmumula sa mga planetang dinurog o isang bituin at kahit anumang klaseng astronomical na bagay
ay makikita natin dito hanggang sa ito ay mapunta sa event horizon. Ang panghuli sa lahat ay ang tinatawag na quasar. Ang enerhiyang ito ay lumalabas sa kabuuang liwanag ng lahat ng bituin sa loob ng isang kalawakan at kilala din ito sa tawag particle jet na kung saan ito ay lumalabas sa magkabilang dulo nito, ang North Pole at South Pole. Ngunit sa sobrang liwanag nito, kahit pa pagsama-samahin natin ang 100 average na galaxy ay hindi pa rin matutumbasan ang sobrang liwanag nito. Napaka-misteryoso nito dahil sa walang ni isang mga siyentipiko ang kayang makasagot patungkol sa bagay na ito, lalo pat ang quasar ay kayang makapaglabas ng enerhiyang milyon-milyon, bilyon-bilyon o kahit trilyong electron volts. Ang enerhiyang ito ay lumalabas sa kabuuang liwanag ng lahat ng bituin sa loob ng isang kalawakan, ang isang napakaliwanag na bagay sa buong universe. At kumikinang ito sa kahit saan. Merong 4 na klase ang mga black holes na makikita sa ating universe. Ang pinakauna ay ang tinatawag na stellar black holes, na kung saan tumitimbang ito ng 3 beses o 10 beses ng timbang sa ating araw. At ang pangalawa naman ay ang tinatawag na intermediate mass black holes, na sinasabing kasing laki ito ng 2 stellar black holes kapag ito ay pinagsama. At isa rin ito sa maituturing na pinakamalaki na tinatayang may bigat ito ng halos 100 hanggang 1,000 araw ang timbang. At alam nyo ba na walang ni isang bituin ang makakabuo ng ganun kabigat na black hole? Ngunit mayroong 2 teorya ang pinaniniwalaan ng maraming siyentipiko. Una ay ang posibilidad na galing ito sa pinakamalaking supermassive star. At ang pangalawa naman ay ang pagsanib-puwersa ng 2 black hole o higit pa. At ang 3 black hole naman ay ang tinatawag na supermassive black hole, na sinasabing tumitimbang ito ng halos 100,000 hanggang 10 bilyon. At ang panghuli naman sa ating listahan ay ang tinatawag na ultramassive black holes, ang isa sa pinakamaituturing na pinakamalaking black hole na nadiskubre noong taong 1970s. Sa lawak at laki nito ay alam nyo ba na halos umabot ito ng 400 billion kilometers at tumitimbang ng halos 66 billion times ng ating araw. Ngunit sa papaanong paraan naman kaya ito nabuo ang isa sa pinakadambuhalang black hole na ito? Ang ilan ay naniniwala na nagmula pa ito sa matinding pagsasanib ng mga naglalakihang black hole noon, bilyong-bilyong taon na ang nakakaraan noong bata pa ang ating universe. Subalit huwag mag-aalala dahil sa ang ultramassive black hole ay napakalayo nito sa planetang Earth. Kaya huwag na tayong mangamba, lalo pat ang sukat at laki nito ay kaya nang lumamon ng lahat ng planetang nakapalibot sa buong solar system. Ngunit gaano pa man kalaki ang mga black hole na ito, ay wala pa rin itong kakayahan ang isang black hole na lamunin ang isang buong galaxy. Lalo pat sa sarili nating galaxy, ang Milky Way Galaxy ay may nakitang isang napakalaking black hole sa sentro nito. At hindi lang yan, dahil ang black hole na ito ay isa rin sa pinakamalaking black hole sa lahat. Ito ay ang tinatawag na supermassive black hole sa sentro ng ating Milky Way Galaxy. Ngunit wala itong chance na mapunta tayo o mahigop sa sentro ng ating galaxy dahil ito sa napaka-imposibleng layo nito upang kumuha ng anumang bagay sa ating solar system. Hindi maitatanggi na lubhang napakadelikado nito para sa lahat, lalo pat may mga iba't ibang klase at laki ang mga black hole na ito na makikita sa ating universe. Unang nadiskubre ang mga black hole na ito noong 1965 at magmula noon ay wala nang tigil ang pag-aaral ng mga siyentipiko patungkol sa mga bagay na ito. At itong nakaraan lamang ay nadiskubre ng mga siyentipiko ang 2 black hole na malapit mismo sa ating planeta, ang Earth, na kung saan may layo ito na halos 1,560 at 3,800 light years
mula sa ating planeta. May posibilidad nga ba na ang planetang Earth ay mapunta sa mga black hole na ito? Ang sagot ay hindi. Sa kasalukuyan, ang isa sa pinakamalaking black hole na nadiskubre ng mga scientists ay ang tinatawag na TON-618, na kung saan doble ang laki nito kesa sa sarili nating galaxy. Sinasabing may sukat ito ng halos 320,000 light year kumpara sa sarili nating galaxy, ang Milky Way Galaxy, na may sukat lamang ito ng halos 100,000 light year at tumitimbang ng halos 66 billion ng ating araw ang bigat nito. Hanggang sa muli mga ka-KJs, at sana ay samahan nyo rin ako sa iba pa nating mga discovery. Hanggang sa muli, maraming salamat.